Yusek, ano ba yung kailangan na i-address? Ano ba yung kailangan i-enhance pagdating sa edukasyon, no, ng atin pong mga kabataan? Tama ka dyan, Haji. No? Yung K-10 natin, napansin natin, unang-una sa lahat, nagkukulang na tayo ng tamang oras para ma-master ng ating mga learners yung foundational learning areas or foundational skills natin tulad ng math, science, English, reading, as we all know. So, and alam naman natin, pagdating sa international assessments, medyo hindi po talaga maganda yung naging mga resulta these past few years. That's why, dito sa ating ginawa na pagrepaso ng K-10, for example, since napansin natin na highly congested o napakaraming learning areas, learning competencies na kailangan matutunan ng ating mga mag-aaral at kailangan ituro ng ating mga guro within one school year, talagang nakita natin, no, na mahihirapan pagdating sa mastery, lalong-lalo na sa mga core subjects natin. Mm-hmm. Kaya po ang ginawa natin sa K-10, talagang dinicongest po natin siya, no? Binawasan natin ang ating learning competencies to a lot more time and focus doon sa mga foundational areas. Ngayon, pagdating naman sa senior high school, nabanggit mo nga, opo, talagang napansin din natin na hindi aligned ang ating curriculum pagdating sa industry demand. Lalong-lalo na, nagbago na talaga ang mga industriya, nagbago na yung demand. As you said, no, we are in a globalized world. We are looking into digitalization, for example. So we need to prepare our learners, no, for these times. Mm-hmm. And that is why dito sa ating ginagawa na senior high school curriculum review, gusto nating i-align yung mga natututunan ng ating mga learners sa paaralan doon sa industry demands. Nang sa ganun ay maging attractive naman sila paglabas at maging employable tulad nga ng promise ng K-12.